Welcome back mga pre. Tunog-kalye tayo ngayon. Eraserheads, Kama Sutra. So pag-aaralan natin ngayon yung intro na ginawa ko kanina, tapos yung chords ng verse, tapos yung chords ng chorus. Okay? Okay, sa intro na kagad tayo mga pre. D. First chord natin ay D. Sa may intro part. Tugtugin ko muna dahan-dahan yung intro niya mga pre. Strum niya muna yung D. Tapos, sunod yung lick na to. Ang sunod doon, kita ba? Sorry. Ito. D. Okay? Pagkatapos niyan mga pre, etong pointer finger lilipat dito sa third string ng second fret, slide sa fourth, balik sa second. Okay? Yun yung second line. Okay? Isa pa. Pagkatapos niyan mga pre, etong ring finger nyo babagsak dito sa 5th fret ng 4th string. At gagawin yung lick na to. Okay? 5, 4, 5, 4, open. Balik sa D. Ulitin yung first lick, second, papunta sa third. 4 times niya ginawa yon sa intro. Gawin natin dahan-dahan, ha? Oops, sorry. Bago siya papasok sa verse. Ang verse naman natin mga pre, madali lang yung chords dahil D at saka E minor lang. Okay? D, E minor. Ang sasanayin mo lang dito ngayon yung groove ng nung song, ay nung ano, nung strumming. Okay? Dahan-dahan. Pansin niyo mga pre na bago ako lumipat sa from D papunta sa E minor, na strum ko muna siya na open bago ko siya binagsak. Okay? So, pwede yun. Pagkalilipat ka ng from D papunta sa E minor. Okay? Oops. Okay? So, yun yung verse part. Medyo mahaba yung verse part niya mga pre. Pagkatapos nung last line natin sa first verse, sorry.
So, yun yung course, yun yung chorus natin mga pre. Ang ginamit niyang chords ay F, tapos bar shape na C. Kung alam niyo na yung B nyo, B, abante niyo lang ng isa, yun yung C. Okay? Tapos, inabante niyo ng isa, dalawa, tatlo. Yan ang ating D sharp. Okay? C, C sharp, D, D sharp. Tapos, nag A sharp siya dito. Okay? Huwag kayong matakot sa bar chords mga pre. Sanayin nyo na habang maaga pa sa guitar, guitar journey nyo. Dapat sanayin nyo na ang mga bar chords kasi kakailanganin nyo rin naman yan pagdating ng time na gusto nyo tumugtog ng ibang song or ng mga kanta na ano, maraming kakailanganin nyo talaga ng mga bar chords na yan. Okay? Kaya huwag nyong iwasan. Sanayin nyo. Huwag nyo siyang iwasan. Okay? So, F, C, tapos itong C, sa may C part niya mga pre, meron tong, meron to. Mahirap siya mga pre, pero may inam na rin na ilagay nyo. Pero kung medyo talagang hirap pa rin kayo, pwede lang naman na C na lang. Okay? So, tugtugin natin yung sa may chorus part. Meron yung lick na yan, ay yung riff na yan, intro ulit. Okay? apat na beses niyang ginawa yung riff na yon. Okay? So, ano yung nangyari doon? Dito siya sa A sharp, binagsak niya sa D sharp, bumalik siya sa D, tapos balik sa A sharp. Okay? Bago siya nag-intro ulit. Oops, sorry. Intro, pasok na yung second verse, which is pareho lang naman yung chords na gagamitin mo. Mag-iiba nga lang naman yung lyrics. Tapos, ganun din sa chorus, yun din yung gagamitin mo. May mga part sa mga live versions niya na meron siyang mga sinisingit na pero, ang ginagamit niya pa rin chords yun, mga pre, ay ang yung chorus chords pa din yung ginamit niya doon sa sinisingit niyang mga parang adlib lang na kanta niya. Okay? So, wrap up tayo. Intro. Four times. Tapos yung verse natin ay D at saka E minor lang. Okay? Pagdating sa chorus ay F sharp, huwag niyong iwasan ang mga bar chords, C na may pinky, pwedeng wala tong pinky, tapos D sharp, tapos A sharp, okay? Tapos ito. Okay? So, yun na lang mga pre. Salamat at tinapos mo tong video na to. Sana may natutunan ka. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay
mag-subscribe ka na rin dahil marami pa tayong guitar lessons na pag-aaralan. Mga tunog foreign, mga classic rock, tunog kalye. So, ganun na lang mga pre. So, ingat na lang kayo lagi at tugtog lang.